ako lahat ng ito. Hindi ko dapat pinayagaw mo na si Almiro. Walang may kagustuhan sa nangyari, Ina. Huwag mong sisisihin ang iyong sarili. Tama si Saraya, Lamara. Hindi ko alam kung ano yung nakaguhit na tadhana sa Paladino para pagdaanan natin ito. Patawad, Eduardo. Lamara, ang mahalaga eh, magkakasama tayo, buo at buhay. Pero ano na kaya ang nangyari kay Almiro? Bakit hindi siya nakabalik? Panahon na para bumalik sa mundo ng mga tao. Sino kayo? Kami si Melino at Aro. Tumiwalag na kami sa pamumuno ni Haring Adorno. Si Guarco na ang bagong pinuno ng Paladino. At inutusan niya kami para tiyak hindi ka makakalabas sa Paladino. Mabuti dumating kayo. Pinapunta kami ng dumaan ni Tanara para tiyakin niyang paligtasan mo. Kailangan natin malis. Baka magising pa itong mga to. Paano yan, Prinsipe Almiro? Hindi, hindi muna tayo babalik sa Paladino. Ganun na nga mangyayari, Anexi. Di ba nangako ka sa yung inang Reyna na kakausapin mo lang si Lara tapos babalik din tayo agad? Gustuhin ko man. Pero hindi pa ako handang iwan si Lara eh. At saka gusto ko munang tulungan sina Aling Adela at Bambi na makapagsimula muli bago namin sila iwan ni Lara. Kaya, Nexie, meron ako ipagagawa sa'yo. Ano yun? Kailangan makapagpadala tayo ng mensahe na hindi muna ako makakabalik. Upang gampanan ang aking tungkulin. Nagawa mo na ba ang liyama para sa Hari Trina? Naway, makarating kinamat, ina. Ang aking mensahe. Galing kay Prinsipe Almiro. Halika, dali natin sa hari. Anong mahalagang bagay na kailangan mo sabihin? Gusto sana kitang alokin ng kasundo. Ituturo ko sa'yo ang lahat ng kailangan mong malaman sa aking kapangyarihan. Kapalit ng aking kalayaan. Alam ko meron akong tungkulin sa Paladino. Napansamantala ko itong iniwan. Kaya nga nahihirapan na ako, Anexie. Sino ang pipiliin ko? Ang Paladino? O ang babaeng iniibig ko? Alam ko ang pinagdaraan niyo. At dahil dyan, nakapag-desisyon na ako. Ako ang sasama sa isa Paladino.